A Day in a Life as an International Student in Canada, Kahoot Edition. Ngayon ay Martes at isa na namang araw ang kailangan nating i-accomplish. Baka nagdaka kayo bakit ako nagsalita ng Tagalog. Gusto ko lang para cool. Char! Katatapos ko lang maligo at napaaga ako ng ligo kasi napaaga din ako ng gising. So ngayong araw na ito ay may isa lang akong subject na klase, which is business operations. Aga pa naman kasi ang klase ko ay ngayong 1:30 pa at matatapos ng 4:20 ng hapon. Kain muna tayo ng lunch para hindi magutom sa klase mamaya kasi nga magkakaot na naman tayo mga guys. Enjoy muna tayo nood ng videos while eating my delicious lunch. Ang sarap ng kain mo, Choy. Hinay-hinay lang. May oras ka pa. Chill lang ka dapat. Chill. And it's time to put on our damit. Hindi uso ang shorts pag winter, so balutin mo sarili mo, Choy. Hindi biro ang ginaw, so dapat naka-trousers tayo. At ang upper natin dapat tatlo para walang lamig na papasok sa katawan natin. At ang panghuli ay dapat ang makapal na jacket para paglabas para lang summer ang feeling. Pero ganun pa din kahit ilang layers pa yan, still sobrang lamig pa din. At dapat hindi mo may skip ang toothbrush, Choy. Brush din tayo, oy, at huwag dapat kalimutan para stay cool and stay fresh ang feeling. At ito na nga, simulan na natin ang ating misyon sa buhay. Si Mr. Sun ay present man for today's video, oy. Kala ko kaya mo si Malamig, hindi naman pala. Maglalakad na tayo at nang makasakay na ng bus. Since ngayon ay may gana akong maglakad, lalakarin natin ang bus terminal. The distance between the house and the terminal is about 600 meters. So nakita niyo yon? Yan? Yan yung bus stop at pwede na ako dyan magantay. Pero para makita niyo ang terminal, so doon tayo sasakay. Kala niyo sobrang init pero it's a prank. Sobrang lamig kaya. Kung napapansin niyo, wala ng mga dahon ang mga puno kasi it's almost matapos na ang autumn season. Kaya naupaw na ang mga kahoy at ang dapita, Choy. So tadam! Andito na tayo sa bus terminal ng Sault Ste. Marie. So pwede akong sasakay ng bus number 4 kasi pupunta din ito ng Sault College sa aming paralan. At tadam! I seen someone in there and it's Ate Cheryl! Hindi ko napansin, we are in the same bus ni Ate Rome. Nasa harap lang pala siya namin. Magsalita na ako ng Tagalog for Ate Rome, Joy. At last, at naabot na talaga kami sa Sault College. Mag-goodbye na tayo sa bus at nang makapasok na sa loob kasi ang lamig sa labas. We arrive 15 minutes, so may 15 minutes pa kaming spare time before magsimula ang klase namin sa business operations. So yan pala ang hallway, naglalakad na kami and tadam, we're inside the room now. So bakit Kahoot Edition tayo ngayon? Kasi nga itong professor namin ang hilig magpa-Kahoot game every after ng chapter discussions niya. Sabi niya, para daw ma-assess kung sino ang nakikinig sa kanyang mga lessons. Kaya namin pinagbutihan ang game na ito kasi nga daw sabi niya may extra points daw kapag nakapasok ka sa top 5 after the game. Kaya ihanda na ang gibakong notebook at ballpen nang makasulat na kasi nga para may notes tayo mamaya mga Choy sa mga questions sa Kahoot game. Sa aming klase, tatlo lang pala kaming mga Pinoy. Yang naka-purple, yan si Ate Cheryl. So si Ate Cheryl is from Cebu. Same kami. The other one is si Francesca. So si Francesca ay from Manila. So kami lang talaga tatlo mga guys magtulungan mga Choy. Kay para makatap kami mamaya sa Kahoot na game. Madami pala kaming mga kaklase na mga Indians. Siguro half ng class is from India. Akalain mo yun mga Choy? Dito na part, I don't wanna write notes anymore kasi I'm tired na. Tingnan mo ang mga friends ko Choy, ang hardworking nilang magsulat. Sabi ng prof namin 10 minutes break time, kaya yan, bagsak. Later on, oh, chika na naman, tawa na naman. May project kasi kami sa subject na ito. Kala nyo, nag-start na kami? Walang output, kaya tawa na natin ating mga problema, oy. On average, can you earn less than men? On average, at ito na ang pinakahihintay natin ang Kahoot game. When all employees must be present in the flex time plan is referred to as
Skills based karate. Blue. Sabi niya indentured. Indentured? You said. Contingent. Seasonal. You forgot? Ano ba yan? I told you. This time, papunta na kami ng library mga Choy, kasi nga may after quiz kami sa klase namin. Nag-library kami para matulungan sagutan ang quiz. Ito talaga ginagawa namin pag may after class quiz kami. 2 chapters lang naman ang coverage nito and ang I know kayang-kaya ng lahat maghanap ng sagot sa lahat ng tanong. Kasama namin dito si Sharon. Si Sharon is from India. Graduating na itong batang ito. Go, go, go lang ng Sharon na Sharon. At saka si Ruth naman is from Jamaica. So far, so good naman kasi lahat ng tanong is nasagutan namin. Sana all. So ano ang ginagawa namin? So first is, isa lang muna ang mag-open ng exam quiz. Tapos, kasi may time limit ito, ang gagawin ng iba is maghahanap ng sagot sa mga notes namin. Out from work! So far, so good naman ang day namin ngayon. So, hanggang sa susunod ulit. Bye-bye!